Alamin at kilalanin natin. Sino? Si Antonio Luna. Si Antonio Luna ay isang manunulat, parmasyutiko, magiting na general, opisyal at maginoo. Isinilang si Antonio Anceto Luna noong 29 ng Oktubre taong 1866 sa Calle Urbistondo na ngayon ay ang Barangay Binondo, Maynila. Punso siya sa 7 anak ni Joaquin de San Pedro Luna at Lauriana Novicia Anceta, na taga Namakpaka na ngayon ay ang lugar na Luna La Union. Nag-aral si Antonio ng bachelier sa sining sa Ateneo Municipal de Manila at nag-aral din siya ng panitikan at kimika sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan nagwagi ng unang gantimpala ang kanyang saliksik na Two Fundamental Bodies of Chemistry. Nang lumaon, kumuha din siya at nagtapos ng parmasiya, na itinuloy niya sa Universidad Central de Madrid upang makamit ang lisensya sa pagiging doktor sa medisina. Nag-aral din siya ng taktikang militar tulad ng husay sa pagbaril, paggamit ng espada, at pag-eespiya, na siyang nakakumbinsi kay General Emilio Aguinaldo na italaga siya bilang puno ng hukbong militar ng Pilipinas noong taong 1877. 15 taong gulang siya nang makapaglathala ng isang aklat ng mga tula, ang Las Estrellas de Mi Cielo. Naglabas din siya ng mga sanaysay at kata sa La Solidaridad, isa rito ay La Maestra de Mi Pueblo. Itinatag din niya ang pahayagang La Independencia, na nanatili sa sirkulasyon hanggang taong 1927 kahit wala na si General Luna. Samantala, noong taong 1873, nakapaglathala si Antonio ng isang siyentipikong saliksik na kinilala hindi lang sa Pilipinas kundi sa Espanya. Ito ay may pamagat na malaria pathology o ihimetosorio del paludismo. Dahil dito, itinalaga siyang hepe ng kimika ng Municipal Laboratory of Manila. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano, binigyan siya ng kapangyarihan ni General Aguinaldo na pamunuan ang sandatahang lakas laban sa Amerikano. May mga nainggit sa kanyang husay sa pamamalakad, kung kaya nang lumaon, kinamuhian ang kanyang taktika at estilo gayon din ang bagsik at disiplina sa pamumuno. Dahil dito, noong 5 ng Hunyo taong 1879, pataksin siyang pinaslang ng mga kinagalitan niyang opisyal at sundalo sa patio ng isang simbahan sa Kabanatuan Nueva Ecija. Sa pagkamatay ni Antonio Luna, nawala ng isang dakilang kawal at pinuno ng rebolusyon ang unang republika ng Pilipinas. Wika ni General Antonio Luna, mas magandang mamatay sa digmaan kaysa magpasakop sa mga dayuhan.